And start natin yung Mazda 2. Tawagin natin si Sir Lester. By the way, kapag binili mo to, my dear friends, dalawang key fob po yung makukuha mo. Grabe, ang ganda talaga ng kulay, my dear friends. And this is special, by the way, with additional, machine gray siya. Katulad ng Mazda 3 din sa likod, machine gray. It's almost black, my dear friends, pero kapag nasinaga ng araw, ayan o. Ganda talaga. By the way, this is the concrete gray. Big difference, my dear friends, when it comes to the color. Itong car na to, para to sa owner or sa driver na yung tipong walang issue sa kanya kung gaano kalaki yung kanyang kargada. Para sa akin, my dear friends, pang-isan yung datingan niya, hindi kalakihan, hindi rin kaliitan. May mga mababanggit tayong wala pa ata sa website eh, kaya pinuntahan ko talaga bago kunin ni owner. And right in front of you, my dear friends, the 2024 Mazda 2 Hatchback Premium. Let's give it a proper look. Si Sir Lester, link in the description tayo. Mazda Auto Hub Group. Ayan. Sound check. Single exhaust, my dear friends, unlike the Mazda 3 that has dual exit exhaust. Maganda naman yung tunog. Sound check na lang din. Okay lang. May tubig. At saka pagdating sa design na lang din, my dear friends, masasabi mo talagang kalidad siya kahit na siya yung pinakamaliit. Meron siyang wheelbase ng 2,570mm, slightly longer si Mazda 3 pagdating dyan. I have to mention this one, kapag naarawan kasi or nailawan, ganito yung magiging kulay ng machine gray. Napakakinang niya tignan eh. Pero kapag walang masyadong light or minimal yung light, magiging black yung kanyang itsura. Big difference pagdating sa kanyang kinang, my dear friends. And isa sa key highlights niya, full carbon fiber po tayo sa kanyang roof. Spoiler niya maganda. And I have to mention this one as well, my dear friends. Alam niyo naman na dream car ko talaga si Mazda 3. Pagdating sa harapan, mas maganda si Mazda 3. Pero pagdating sa kanyang likuran, parang mas bet ko yung itsura o yung hugis ni Mazda 2. And reverse sensor, meron din tayo. Apat yung makikita mo dito. Meron siyang reverse camera. Plate holder on this part. And may red dito. Ewan ko kung sa technology ba to. Naka-glossy black finish po tayo sa kanyang rear bumper. Single exhaust. Ganyan yung ito. Meron tayong emblem sa kanyang gitna. Logo ng Mazda. Sa kaliwang kilid, Mazda 2. Sa kanyang right side, Sky Active G. Naka-honeycomb grill po tayo sa kanyang harapan. And ito yung gusto ko sa kanila, yung ganitong linyada. Para sa akin lang maganda siya. Nakikita yung radiator niya sa baba, sa minor plastics. Pwede mo palitan kung gugustuhin mo. So lights, my dear friends, this is what we are getting. Pass switch or ang high beam, ganito po. Ganda pa rin. And meron siyang repeater sa side mirror. Naka-projector light po tayo sa kanyang main light, ang kanyang turn signals. Bulb. Linya niya rin sa kanyang windshield, better for aerodynamics. All the way here, artistically done po tayo. And ayun, machine gray, panalo yung itsura. May rain sensing wipers din siya, my dear friends. So automatic na kumbaga. And technology wise, exterior pa lang yung dinadaanan natin, pero lahat nakikita mo na na well advanced pa rin siya and very competitive if we are going to compare it with other brands na yung tipong high tech. And this part, folding po tayo. Kapag bubuksan, pipindutin dito. Pareho din sila sa driver side, pero pwede mong susian dito. Sa kanyang key fob, ganito po yung makukuha nyo. Dalawa, malaki, lock and unlock po siya. Alright. Again, this is the Mazda 2 1.5-liter hatchback sport. Ang kanyang engine, Sky Active G. Displacement to be precise, 1,496cc. Naka-inline 4 po siya, 16-valve, and dual overhead cam. And just like the older model of Mazda 3, ang kanyang power almost similar,
110 PS po tayo at 6,000 RPM, 141 Nm of torque at 4,000 RPM. Fuel tank, naka 44 liters tayo. Ang kanyang fuel consumption, 4.2 liters per 100 kilometers. Ibig sabihin, kayang umabot ng 23 to 26 kilometer per liter. Marami kasing paraan yan. Malaki kasing advantage ng kanyang cruise control. And ang kanyang ground clearance, my dear friends, 143 millimeters po. Ang kanyang curb weight, 1,040 kilograms. Isa pa rin sa pinakamagaan na hatchback na makikita mo. And when it comes to the braking power, ventilated disc po tayo sa harapan. Solid disc brakes po tayo sa likuran. With a manual hand braking. Maganda yung pagkakadali ng kanyang wheels. Meron siyang stainless and black combination. And may offset siya ng konti on this part. Naka-Dunlop tires po tayo. 185/60 R16 po tayo sa kanyang apat na gulong. MacPherson strut po tayo sa harapan. Torsion beam axle po tayo sa may likuran when it comes to the suspension. Naka-black leather po tayo sa kanyang loob. With red stitching, my dear friends, or red hits. Kung titignan nyo po, suede. Ayan, panalo. And para sa akin lang naman ha, huwag magagalit sa akin si Mazda 3. Mas racing yung datingan ng upuan ni Mazda 2 kaysa sa Mazda 3. Si Mazda 3 kasi medyo may pagkasosyal eh. Anyway, my dear friends, this is what we are getting on the rear. Unlike the Mazda 3, hindi mo pwedeng mabuksan yung dito niya. And wala siyang red stitching on this part. Ayan yung makikita natin. Pangtatluhan pa rin, no problem. Speakers, kaliwat kanan tayo, leather material on this part, plastic on this part, my dear friends, with some carbon fiber hints on this part. Walang ka masyadong mailalagay dito and wala ka rin mailalagay dito na cup. Luggage capacity, my dear friends, 887 liters po. Yung spare tire niya, temporary use only. Kailangan mo pa rin siya imbalik. Some tow hooks on this part, wala siyang saksakan. So ito may ilaw naman siya kahit paano. My favorite part is yung kanyang harapan. Pwede mo lagyan ng dalawang cups on this part. Pwede mo rin lagyan ng cup dito or kahit ano pang gamit. Dito very spacious din. Kasyang-kasya ang dalawang cellphone. May USB port siya. May 12-volt socket din siya. This part, leather po yan with some red stitching. Ang ganda pa rin ng pagkakadali para sa akin. Plastic. Plastic. Leather. Leather. Suede leather. Normal na leather. Plastic, carbon fiber hints on this part. And also on this part as well, my dear friends. Cup holder. Cup holder, kaliwat kanan. And that's pretty much it. Walang cup holder sa may likuran. Okay lang. Panalo pa rin. I like this part. Ayun, yung tipong kapag kung saan mo gustong humawak, parang premium pa rin. Kahit na plastic ha. Ayun, manual adjustment by the way pagdating sa kanyang seat. And ayan o, may salamin tayo. Meron din dito. Turn on the light. Pwede. And some passenger handle or grab handle on that part. Gas, this part. Open the hood, this part. Controls and knobs on this one. Para maikot mo to. And also volume. Madaling i-access. Madali ding i-access on this part. Nakatatlong bilog po tayo na aircon vent. Ayan po tayo, cruise control to set, infotainment, answer buttons, volume, paddle shift. Ayan. Alright. Meron din siyang heads up display just like the older models of Mazda 3. Naka 6-speed automatic po siya with sport mode. You can ride it manually as well, my dear friends. Pahila siya. Pwede mong i-adjust ang sport mode mo dito. Pag bubuksan mo kasi ganun. So kapag papatayin ganun. Let's say buksan natin. Ganyan. Kung papatayin natin. Ganyan. Wala siya. Meron din siyang G-Vectoring Control Plus. It means it's much more better on handling if you are comparing it with the competitors. And itong car na to, my dear friends, available in 8 colors. And the SRP here in Mazda Auto Hub Group, 1.3 million pesos po. May cash discount siya, 50,000 pesos. So, pwede pa rin. And down payment, 99,000 pesos po. Ang additional niya, 16,000 plus. Pagpipiliin mo itong machine tray. Machine? Yes. So, para kanino itong car na to? Para sa akin, my dear friends, dun sa tao talagang may budget. And although, this is made in Thailand, sa tingin ko yung parts niya hindi mahirap hanapin.
Pero kahit na masasabi mong mahal siya in comparison with other brands, my dear friends, fuel consumption, 23 km per liter. So sa tingin ko, okay pa rin siya. So to be clear, my dear friends, sabi ni Sir Lester, 5 years free po tayo sa service plan, including parts, oil, and labor. Sa warranty naman, engine and hose, 3 years sa warranty sa engine. Engine, okay. Tsaka transmission. Ayan o. Coming off from Sir Lester, professional yan, my dear friends, go contact him. And for its price point, my dear friends, premium pa rin siya. And para sa akin, sulit ang kanyang datingan. Maybe not as premium looking lang naman ha, in comparison sa nilalabas ng mga China luxury cars ngayon. Pero this is Mazda, my dear friends. And pag sinabi mo kasi ng Mazda, yung tipong maasahan mo talaga yung kanyang makina. I mean, mahal siya, my dear friends, pero kung titignan mo, pang dream car kasi yung dating. Hindi siya yung tipong makikita mo palagi in public na yung tipong lahat tayong bumili ng ganito. So, maybe Mazda 3 is my dream car, pero para sa akin, this can be a dream car as well. So yun, my dear friends, when it comes to the Mazda vlog, dito tayo kay Auto Hub Group. Anyway, my dear friends, let me know in the comment section below what you think about the car I just vlogged. And kung may gusto kayong pag-vlog, vlog natin yan. Anything about anything under the sun, especially kapag mga dream car or dream bike, vlog natin yan. Exodus 14:14 to everyone. Keep on paying, trust the process. And I'll see you in the next. Pakis! Machine. Yes. You say it again. Machine. Machine. Yes. You say it again. Machine. 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 Shin. 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 Machine. Machine. Okay.